kaka-opera ng nanay ko. Knee replacement. Both knees, parehong tuhod. Kaya nga tuhod, hindi one hood. Tuhod. So pareho. Alam po ninyo, mahirap ito eh. Kasi yung recovery, mas madali kapag isang tuhod lang. Okay? So parehong tuhod yung pinaopera. Salamat po, Dr. Coco Raura. Uncle ko po, napakagaling. Napakabait din. Salamat po, Doc. Salamat. I love you, I love you, I love you. Anyway, pagkatapos ng opera, narinig ng kapatid kong si Ariel. Si Ariel lang yung pangatlo kong kapatid na nag-aalaga kay mama sa ospital. Ang sabi ni Doc Coco sa aking ina, sa aming ina, at ising, nagawa ko na yung part ko. Successful yung operation namin sa inyo. Nasa sa inyo na po ang ikagagaling ninyo. Gusto kong kunin yung word na yon ni Angel na ninyo, ikagagaling ninyo para sa nanay ko. Hindi lamang bilang paggalang of course sa aking ina, kundi upang ipahiwatig sa aming lahat na ang pagaling ng nanay ko ay nakasalalay na sa mga aagapay sa kanya. Lo and behold, kailan ko lang nakita yung video ni Mama, nag-strive maglakad. Nako, nakalalakad na kahit papaano ng mag-isa. May walker nga lang, pero ayos na. Malaking improvement na. Salamat again kay Doc Coco at salamat sa mga kapatid ko, sa tatay ko, sa kasambahay namin, sa mga pamangkin kong umaagapay kay Mama. Kung makikita po ninyo, hindi naman kalakihan yung nanay ko. Mga lima, hirap na hirap buhatin nung una. So you see, ito yung sinasabi ko, yung biyaya ng kagalingan ng Diyos para sa nanay ko, dumaan kay Dr. Coco at ipinagpatuloy naming lahat para sa nanay ko. Nakumpleto, nalubos. Ganun sana yung biyaya. Saan man natin maramdama? Lalo na sa pamamagitan ng banal na misa. Pag uwi natin ng kanya-kanyang bahay sa ating mga pamilya, ang biyaya ng Diyos ay malubos sa pamamagitan ng mga taong susuporta at magmamahal at agapay sa atin ng taos, sapagkat kung hindi magkakagayon, ang biyaya ay parang magiging kulang at kapos. You see, bukod sa Diyos, sino ba bang iisipin mong malaking biyaya sa buhay mo? Pamilya talaga, di ba? Next to God, family na. Kaya logical na ang biyaya galing sa Diyos, umagos sa pamilya at sa pamilya, malubos. Hindi yung sa pamilya, matapos. Dahil sa sakit ng ulo mo, sa kung sino mang miyembro ng pamilya mo, di ba? Yung bang high na high ka, okay. Grace-filled ka, ramdam na ramdam mo yung biyaya sa puso mo. Pag uwi mo ng bahay, pagbukas mo ng pinto, tapos, bakit? Nakakita ka ng kasura-sura. Talaga ito. May nangumpisal nga po sa akin dati. Umiiyak pa yung babae. Sabi niya, Father, kaming mag-asawa, nagsimba sa'yo. Nakita ko pa siya habang inaawit. Alam kong may magagaw. Umiiyak pa ang loko. Pagkatapos ng misa, nandun sa kotse, siya nauna, pagpasok ko po, sabi sa akin, ang tagal-tagal mo! Nagpa-picture ka pa kasi kay Father Pidal eh! Ito yung sabi ko, walang hiya ka, inaaya kita, ayaw mo! Ano problema mo? Yung grasya, hindi nalubos, tapos, nadamay pa ako. Kinalaman ko sa inyo. Pagod na ako, nagpapapicture dito, pati ako itadamay niyo. Hindi yun ang sinasabi ko. Imagine mga kapatid, kung may inuuwian tayong tahanan na grace-filled din, yung magpapatuloy ng mga blessings na tinatanggap natin, nako, magiging napakasarap siguro ng pakiramdam natin. Hindi na natin hihilingin na mawala ang lahat ng ating mga problema sapagkat kapag may ganyang pamilya, lahat ng problema makakaya. Kasi may support system ka. Ay, kaya nga kapag ako'y nagbe-bless, alam po ninyo, ng lugar na pinagtatrabahuan, tapos aware ako na hindi lamang po isang tao ang matagal at madalas nag-i-stay dyan. Lagi kong tinitipon, I see to it. In fact, bago ko mag-bless, te-text ko muna, sana po nandyan yung mga nagtatrabaho, kasama ng mga amo, employees, employers, magkakasama. Isa sa mga lagi kong sinasabi ay ito, look, mas matagal yata kayo nag-i-stay dito kaya sa pamilya ninyo eh. 5 araw, 8 oras, sikapin ninyo na maging parang pamilya ang samahan nyo dito.
Sigapin ninyo na maging parang second house or second home ninyo ito sa pamamagitan ng magagandang pagsamahan ninyo. Yun bang kahit may problema sa pamilya, dito sasaya ka. Kahit may kakulangan ang isang miyembro ng pamilya, dito mapupunan talaga. Don't get me wrong, nililiwanag ko naman. Oy, ingat, bawal yung bawal na relasyon. Ang sinasabi ko, yung wholesome na relasyon, yung parang magkakapatid kayo, yung kapananabikan mo ang pagpasok mo sa trabaho dahil sa mga taong nakakahalubilo mo sapagkat may concern sa'yo. Inasmuch as hindi mo alam ang pinagdaraanan ng bawat kasama mo sa trabaho. Maaring sa bahay yan, hindi pinapahalagahan ng kanyang kabiyak o baka alam niyang niloloko na siya ng kanyang kabiyak. Wala siyang mapagsabihan. Wala siyang makakampi. Hindi naman niya masabi sa kanyang mga anak. Ayaw niyang masira ang ama para sa mga anak. Maaring yan na hindi pinapahalaga ng kanyang mga magulang. Maaring yan na hindi ginagalang ng kanyang mga anak. Maaring yan ay hindi pinapansin o pinapabayanan ng kanyang mga kapatid. Maaring yan ay taong nangangailangan ng kapatid, kaibigan, taong masasandalan. You just don't know kung anong pupwede mong gawin sa mga taong yan. Sa mga taong lubhang nangangailangan, kahit simpleng act of kindness, random act of kindness lang, malaking bagay na yan. Ang sabi nga po ni Mahatma Gandhi, in a gentle way, we can shake the world. And if I may add, especially the world of those who think they are alone in this world. Diba? Makapanood ko lang sa FB kung minsan na mga lubhang nangangailangan na tinutulungan, pulubing pinakakain, walang bahay, binibigyan ng bahay, nagbubungkal ng basura, bigla nang bibigyan ng malaking pera, malaking halaga, naulila sa mga magulang, may nag-pledge na magpapaaral, etc. Iba yung pakiramdam, kaya nga nagte-trending yung mga video ngayon. To think na wala ka naman doon sa kinalalagyan, hindi naman ikaw yung nagbibigay, hindi naman ikaw yung binibigyan, hindi naman ikaw yung tumutulong, hindi naman ikaw yung tinutulungan, pero iba yung pakiramdam. So imagine ang pakiramdam pa ng mga nasa sa eksenang yan, yung tumutulong at tinutulungan. I'm sure they will regard those instances as the hands of God working in their lives. Brothers and sisters, to end this, narinig natin sa ating unang pagbasa, maliwanag, may ibinibigay ang Panginoon ng mga taong in charge para tayo ay gabayan, para tayo ay agapayanan, para tayo ay pastulan. Kung magkukulang ang mga taong yan, mananagot sa Diyos yan. Pero huwag tayong mag-alala sapagkat may mga ibibigay ang Diyos na panibagong pastol sa ating buhay. Mga taong parang hulog ng langit, akabod na lamang sa ating magmamalasakit. Hindi natin alam kung sino, hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung papaano, pero ang sigurado, kailanman, hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Hesukristo na mag-isa sa mundong ito. Huwag na natin itanong muna kung sino. Mag-strive muna tayo na tayo muna ang maging ganito. Mabuting pastol sa ating kapwa-tao. Amen. Lagay natin ang ating